What's up nga sa inyo mga sir? For today's video vlog nga po ay quick review natin itong motor ko. So ito po yung motor ko talaga mga sir, no? Bale ito yung personal use ko na ginagamit sa pang-araw-araw. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting channel, ay huwag mo sanang kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kang ma-notify at lagi kang updated. At simulan na natin. Bale itong motor natin mga sir, Mio Sporty ito. Kinonvert ko lang siya sa Mio 1. Halos lahat ng mga pyesa nito ay puro 5BB na rin. Puro in-order ko siya sa Thailand. So papakita natin lahat. At hindi ko na lang din sasabihin yung ibang presyo. Baka mamaya medyo mura sa inyo. Tapos medyo mahal dito, no? Baka mabash tayo doon. At ito nga pala mga sir, year 2014 model ito, no? Nabili ko lang din ng second hand. Tapos pinaporma ko na lang din. Bali, marami na rin naging itsura tong motor natin. Bale itong motor pala natin mga sir, BKK concept ito. Ayan. So pwede na rin natin tong ilapag, pero napag-isip-isip ko, gusto ko siyang gawan ng quick review para pagka pinarts out natin, kasi bibili ako ng camera para investment na rin natin, no? So bale, mamimiss ko itong tayo ng motor ko. Pero balang araw ibabalik ko rin siya pagka nakapag-invest tayo. So dito unahin natin sa sarap. Bali yung nilagay nating basket dito ay mumurahin lang to mga sir, no? Nabili ko siguro to mga around 400 pesos itong basket na to. So kasama na yung shipping fee dyan. At yung legit na 5BB kasi medyo pricey yun. Nasa 1,350 yata yun. Yung 5BB kasi wala na siya dito mga sir, no? Ayan. At naka built-in spacer kasi to. So bali yung ginawa ko kasi sa previous vlog natin, pinaputol ko yung built-in spacer. Tapos bumili na lang tayo ng hang dito. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo dito mga sir, 100% CNC bolts na rin tayo rito. Ayan. So pakita ko lang din yung ibang piyesang nakalagay rito. Tapos yung basket net natin, in-order ko pa to sa Thailand mga sir, no? Ayan. So siguro mga nasa 600 pesos ito. Wala pa yung shipping fee dun, ha? Ayan, so Yamaha yan, legit na Yamaha galing Thailand. At saka yung emblem natin, ayan, so bali jelly ito, in-order ko na rin siya sa Thailand. Itong pyesa natin mga sir, hindi ko siya in-order ng minsanan. Kung din to, pa isa-isa kasi medyo mabigat sa bulsa. Tapos itong headlight natin ay 5BB na rin. So Stanley na rin po ito na bluish. Yung clear po mga sir, medyo pricey po yun. Nasa 2,500 pesos po yata yung clear na headlight. Tapos dito, 5BB na rin po yung brake lever natin. So magkabilaan na rin po yan. Pati itong handle grip natin, 5BB na rin po yan. Tapos itong winker natin mga sir, 5BB na rin po yan, no? Stanley na rin po ito. So bali yung bulb natin rito ay stock pa rin. So pakita lang din natin. Ayan. And then pinalagyan ko na lang din siya ng decals na Mio MX. Ayan. So in-order din natin yan. And then ganito naman yung itsura ng tapaludo niya. So pag magko-convert kayo dito ng Mio 1, marami po kayong bibilhin. Bibili pa po kayo ng fender bracket dito. Tapos dalawang brake hose. Babataas po yan mga sir, ha? Babataas po yan. Medyo gumastos din ako ng mga ilang daan dito. So dito kasi nasa around 450 yata to yung mga surplus. Tapos 450 din ito. Tapos yung fender bracket, nakalimutan ko na, baka nasa around 600 yata yun to 500 pesos. Tapos ito, nakakuan tayo 5PL na outer tube na shock. So ito po kasi yung 5TL, pa-rectangle po siya, no? Yung 5BB po mga sir, pag ganun po yung itsura niya. Medyo mas mataas po yung value nun. So yung 5TL po kasi mga sir, galing po siya sa Indonesia. At yung 5BB ay galing po siya ng Thailand. So doon po siya ginawa. Pero itong mga ibang pyesa natin, 5BB na po yung mga yan, no? At ito nga po yung brake hose natin, made in Thailand din po ito. Ayan, medyo rare na rin po itong nilagay natin. Tapos, ganito po yung itsura ng Mio 1 caliper. So, bale, surplus ko lang din siya nabili. Pina-repaint ko na lang din siya. Tapos,
binilihan ko na lang din siya ng mga bolts dito sa Shopee. So itong bolts niya rito, medyo mahal din po yan at mahirap hanapin. Medyo malaki po kasi yan, no? Nabili ko ito, dalawa na. Ayan, nasa around 700 pesos yata to, to 600 pesos. Tapos banjo bolt na CNC. And then ganito naman po yung ginagamit nila sa mga pang MIUI. Bali apat lang po kasi yung butas dito. Yung mga latest model po kasi bali 8. Ayan, bawat isa dito, dalawa po yung butas niya. At naka-stack mags pa rin tayo. Ayan, yung NK tie mags, pumapalo po siguro yun ng 5,000. Depende pa po yun sa condition. May mga nabibili naman po na second hand. Kwan po siya, ipaparepaint nyo pa po. Nasa 3,500 po yata yun. Tapos naka-Pirelli Diablo Rosso po tayo na tire dito. Ang sukat po niya ay 7090 at naka-tubeless na rin po ito. Tapos naka-Yamaha na tire cup po tayo rito. And then ganito po kalapad yung gulong natin. Ayan, malapad na rin po siya, talagang pang daily use na rin. Tapos naka-hub and mile po tayo rito. Made in Thailand din po ito, no? Ayan, kabilaan po yan. Bali, tinanggal ko po yung speedometer natin dito, yung sa cable niya, para malinis po tignan. At nilagyan ko na lang din siya ng tire pen para mangibabaw po yung brand ng gulong natin. Tapos, dito po, naglagay din ako ng mini driving light para tago po siya. Kapag dumadayo tayo ng show, pwede, meron po tayong panlaban sa dilim. Ayan, so bali dito po yung switch niya, no? Ayan, gumamit na lang din ako ng domino switch, pang left switch po siya, tapos tinurnilyo na lang din dito. Pero kapag sasali po kayo ng motor show, wag na lang po kayong kwakwan dito, mag-mini driving light, kasi minus points po yun. Bali sa akin kasi, ginawa ko lang siya ng pang touring, pero hindi ko po siya nilalapag sa show. Tapos dito naman tayo sa side mirror. Ayan, kwan yata to, 5BW ata yung model nito. Kasi yung legit po na side mirror ng Yamaha, ganito po siya. Medyo mahal din po ito, mga sir, no? Pakita lang natin. Ayan, so yung Yamaha dito po ay naka-embossed. Makakapanyo po yan. So pakita ko lang sa camera natin. Medyo nagbe-blurred kasi. Ayan, ganito po yung itsura niya. Tapos ang itsura niya po ay naka-chrome. Ayan, tapos ganito po yung nakalagay dito na rubber niya. At makikita nyo po yan sa nut dito, kung legit po yan. At saka nilagyan ko na lang din siya ng blind spot. So lagi kasi tayong nasa biyahe, tapos medyo malayo yung pinupuntahan natin, para sa safety na rin natin pagka dumadayo tayo. Tsaka nakalimutan ko palang sabihin, mga sir, no? Dito naka LED na rin tayo na Philips LED light. So meron pa akong stock doon. Kapag nagsashow kayo, pwede nyo pong ilagay yung stock bulb ninyo para dagdag points na rin, mga sir, no? Tapos ito, dito naman tayo sa panel gauge. 5BB po ito. In order ko siya kay Sir Nolan Ridao, no? Ayan, so medyo pricey rin po ito kahit na surplus po siya. Bali nasa 1,250 po ata yung ganito, kasama na po yung lens, no? So dito naman tayo sa carbon batok. Ayan, na carbon batok na rin tayo na 5BB. Bali, ang issue po kasi dito sa batok, tapos sa fairings, kapag ka nagdadrive po tayo, bumababa po kasi itong kauling natin o yung sa taas. Ito, ang ginawa ko, mga sir, alam nyo po yung pako na paganyan, yung pang kahoy po ata yun. Ginawa ko, pinainit ko siya, tapos pinasok ko po rito para yun po yung kakapit dito sa fairings natin, para hindi po siya nalalaglag. Tapos itong switch natin, made in Thailand din to, mga sir. Bale, push start button na lang po ito, no? Medyo pricey din ito. Nasa 450 yata to, or nasa 550. Made in Thailand po ito, no? Etong square na to, wala po yan. Design lang po yan, no? Bale, push start button na lang to. Wala na po yung on-off switch ng ilaw dito. Bale, nakarekta na rin ito, mga sir. Pakita ko lang, no? Ayan. So kapag sinusi natin siya, wala po yan, no? Pagka in-start natin, ayan, dun po gagana yung ilaw natin.
Tapos dito naman po tayo sa cover ng susian natin. Binili ko rin ito sa Thailand mga sir, no? Ayan. Kapag kagabi po ito mga sir, nag-glow in the dark po ito. Nasa 250 pesos po yata ito. Tapos ito naman po, gumamit din ako ng CNC helmet hook. Ayan. Bali, meron din pala tayo dating side cover dito. Kaso ang issue nun mga sir, sumasadsad po siya dito sa dibdib natin. Ayan dito. Tapos pagka naglalagay po tayo ng gamit, namumuti po siya dito, no? Kaya tinanggal ko na lang din. Tsaka nakakuan pala tayo 5BB na dibdib. Ayan. Tapos ito po, medyo pricey rin pala yung mga Thai warning sticker mga sir, ha? Binili ko ito sa Thailand, set na rin po yan. So ganito po yata yung tamang paglagay ng sticker, no? Bali mauna po itong malaking puti, tapos ganito, tapos yung sa black. And then dito naman tayo, bumili lang din ako ng footboard na ganito para iwas dumi na rin sa kwan natin dito sa footboard natin. So ganito po yung itsura niya, no? Ayan, medyo maganda po siya. At yung dati kasi laging nananakaw. Buti naman ito, hindi naman siya nananakaw. And then dito ko na lang din nilagay yung sticker plug ng Thailand. Ayan, dito ko na lang siya nilagay. Tapos naka 5BB rin pala tayo na bangka araro mga sir. Ang issue naman dito sa 5BB bangka, tatanggalin niyo na po yung foot peg niyo pati yung bracket. Bali wala na po kayong magiging apakan dito sa angkasa natin. Ang issue nito mga sir, kapag umaapak yung angkasa natin dito, nagagasgasan nila rito sa side fairings. So ganyan po yung itsura niya, no? Etong bangka araro mga sir, nasa 1.8 po yan, set po yan. Wala po kayong mabibiling bangka lang, no? And kung makikita po ninyo, wala na po talagang apakan dito. And then itong pan cover natin, tapos yung pan natin, 5BB na rin po ito. Medyo pricey rin po siya. So hindi lang natin mapakita dito, no? Ayan, check nyo na lang po dyan. At saka CNC bolts ko na rin pati yung loob dito. At saka dito naman mga sir, naka 5BB dipstick tayo. Ayan, 250 pesos ata itong mga ganito. Pero dati tinatapon lang yung mga ganito mga sir, no? Tapos, ayan, nagpa high mount tayo ng stack pipe. Tapos pinakalkal pipe natin kay RM Mendoza. Ayan, shout out sa iyo boss. In-sponsoran niya tayo. Ayan. So napakaganda ng kinalabasan niya rito. Bali, ang ginawa ko rito mga sir, pinaputol ko yung bracket niya rito. Ayan. So kung makikita niyo mga sir, pinaputol ko yan para mag high mount po siya. At saka sa ganitong case mga sir, pwede ko na siyang ipakargado. At saka ang kagandahan dito mga sir, ayan, hindi ko pinalakihan yung tip niya rito. Bali, stock pa rin yung tip niya. Tapos pinutol po lahat ng divider dito sa loob. And then sinalpakan ng maraming fiber dito. Ayan, sound check lang natin. Ayan, ganyan po yung tunog niya mga sir, no? Pwede na po kayong magkargado dito mga sir. Kasi naka-elbow na tayo. So hindi ko siya pina 51mm kasi maglo-low compression po yung makina natin. Ayan, kung mapapansin ninyo, naka CNC bolts na rin dito mga sir. Tapos ganito naman yung itsura ng ORCR holder natin. So kung mapapansin ninyo, made in Thailand din siya, genuine din siya, galing Thailand. So ganito yung ginawa ko, no? Ayan. So pinalabas natin yung capsule para kitang-kita po siya, no? At saka dito natin nilagay yung bolts. Yung presyo naman itong ORCR holder, ang pagkakabili ko yata dito mga sir, nasa 400 to 500 pesos kasama na po yung shipping fee dyan. At saka yung size naman ng gulong natin dito sa likod mga sir, 90 by 80 po siya. Ayan, tubeless na rin, Pirelli Diablo Rosso na rin po siya, no? Ayan, magandang pang-biya ito mga sir. Tsaka ito, pakita lang din natin yung tire cap natin. Genuine din po yan, kulay pula. Ang combination ko kasi dito sa motor ko, black and red lang. Ayan, para mangibabaw yung kulay pula. Tapos, dito naman tayo sa shock, sa rear shock natin. Ayan, bali dito, nag-experiment ako. Marami na rin akong nasubukan na rear shock. Yung ginawa ko dito mga sir, yung sa tropa kasi natin, one day old pa lang yung motor niya, nagpalit agad siya ng
YSS na shock. So bali binili ko yung shock niya, 300 pesos lang to, galing ito sa Honda Click 125i. Ayan, so wala na po kaming tinabas dito mga sir ha. Ang issue lang nito, sasayad na po yung gulong sa sahig. Kasi sobrang taas po niya, nasa 340 mm po yung sukat niyan. Ganito po yung magiging itsura niya. Medyo tataas po siya, tapos parang aggressive po yung looks niya rito. Hindi na natin siya kailangan maglagay ng lifter dito kasi mataas na po itong shock na to, no? Ayan, tapos bumili na lang din ako ng crankcase cover. So ito, 5TL lang itong ganito mga sir ha. Ayan, so ganyan po yung itsura niya. Tapos ito rin yung crankcase natin, 5TL lang po ito. Ang pinagkaiba niya po sa 5BB, ayan, kung mapapansin nyo yung plastic dito, patusok po yan. Ganyan po yung sa 5TL. Tapos yung sa 5BB, nakaharap po siya. Ayan, ganyan po, no? Tsaka naka CNC bolts na rin yung iba rito. And then naka hang brake arm po tayo na white gold din. Tapos yung gear bolts natin, CNC na rin. Ayan, pati yung bolts natin dito sa shock, ayan, kabilaan po yan. May nut pa po dito na CNC. And then, dito naman tayo sa kick arm. Ayan. So, dito mga sir, mupak kick arm po ito. Hindi nangangalawang. Tsaka, foldable po siya. Ayan. So, maliit lang po siya. Pagka nagkikik tayo, medyo masakit sa paa. Talagang pang motor show lang talaga siya. Tsaka, ang kagandaan dito mga sir, hindi po siya nangangalawang. May iba kasi na foldable kick arm, yung ganito rin, yung parang chrome, nangangalawang po yun. Ito kasi, rare po itong kick arm natin. Nasa 1.8 po yung pagkakabili ko rito. Ayan, kay Sir sa Roas City. So, binili ko pa sa kanya. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. And then, dito naman mga sir, naka-hang side stand tayo. At saka nangangalawang na rin. Pero, papalitan na rin natin yan. Tsaka, pakita ko lang din yung upuan. Ito po, stack lang din ito. At, sinap ko lang dun sa flat seat ko dati. So, ganyan po yung itsura niya. At bumili na lang din tayo ng 5WR seat cover. So, nasa 600 yata itong seat cover. Tapos, yung pakabit nasa 100 pesos. Tsaka, pakita ko lang din yung grab bar natin. So, 5BB na rin ito. Dito naman, ang pagkabili ko dito nasa 1,250. So, medyo pricey rin siya kahit na surplus. Tapos, pinarepaint mo kay Marion Castro. Ang code po niya nandito sa ilalim. Ayan, yung tatlong bilog po rito, no? Kapag wala po yan, made in Philippines lang po siguro yung mga ganon. So ito, sasalatin kasi ng mga judges to kapag ka sasali tayo sa motor show. Tapos, buksan lang din natin yung upuan natin para pakita ko po sa inyo. Ayan, so ganito yung itsura ng loob ng upuan natin. Talagang bagong-bago pa. Tapos, ito, 5BB yung tools natin. Ayan. Pakita lang din natin, no? Ito yung pangtanggal ng spark plug. Ayan. So, ganito po yung itsura niya. And then, bumili na lang din tayo ng tie warning dito. Ayan, dyan ko siya nilagay. Medyo mahal din po ito sa mga nakakaalam. Tapos, ayan, ginawa ko siya, full CNC rin yung bolts niya rito. And then, ito rin, naka-tie warning din. Tapos, ito, tie warning din, 91 octane. And then, pati ito, CNC na rin. Tapos, itong gas tank natin, pina-repaint ko na lang din kay Marion Castro dati to. And then, ayan, pati loob mga sir, CNC bolts na rin yung mga yan. Ayan, kung makikita ninyo, no, pati dito. Tapos, pakita ko lang din yung battery ko. Made in Thailand din, OD battery. Ayan. So, ganyan po yung itsura niya, no? At yan, nasabi ko na nga po yung mga nilagay kong pyesa dito, mga sir, no? Dito sa motor ko. At kayo na nga lang din po magsabi kung magkano yung nagastos natin sa mga nakakaalam dito sa motor. Ayan. At dito na nga po magtatapos yung video vlog natin. At huwag nyo nga po pala sanang kakalimutan na i-click yung subscribe button at yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi po kayong manotify at lagi po kayong updated.
At kung gusto nyo pong magpakalkal, visit lang po kayo sa RM Mendoza Mapler, dyan po sa may Salapungan, Tarlac. And shoutout po sa'yo, Boss Roel Mendoza. At dito na nga po magtatapos ang lahat. And thanks for watching!